living here in Didipio, I am enjoying my life because I see people very cooperative and they are helping one another when there is hardship. We want to live longer, but now, when the operation of the Osana Gold started, for me, I want to die because I do not want to see my people suffering. Before, we are much producing vegetables in palay, in fruit trees. But now, you have seen already that in Didipio, it was covered by rocks. That's why the rice field is already covered with stone. Alam naman natin na ang mining ang isa sa pinakamalaking threat sa pagkawala ng tubig na nararanasan na nga po doon sa Didipio. Dahil yung kapilasong lupain ng aming magulang, nasa first block, second block yung pinaglagyan nila ng drilling ba, ganun. Kaya ang pagkaalam namin, yung drilling, yung uminom sa tubig namin. Kasi mula nang dumating yun, saka na nawala. Tapos ako, yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, tanging doon nag-iigib. Kaya nawala na yun noong 2018. When it comes to water, some of our drinking water, the water from the ground disappeared. In our creek, become very little water. In our river, is diluted. There is much chemical. So sometimes we cannot catch fish along the river bank. Unless before we have, we usually catch fish. Noon pa man, hindi kami nagbabaon ng mga tubig kung may pupuntahan kami kasi ko kahit saan-saan pwede kaming umiinom. Ngayon, pag sa summer, maubusan yung mga iba dito, kagaya dito, kung minsan hindi na humahantong dito sa hulihan ng palayan kasi konti na. Hindi na tulad ng ano namin noon na marami. Ito, hindi na namunga yung mga iba kasi kulang ang tubig. Bulag ba sila o kaya malaking kasinungalingan? Kasi yung bukirin, natutuyo yung iba. E tapos sasabihin nila wala silang ano, walang connection yung kanilang activity, pati yung mga inumin nga namin, nawawala pa. Kami ang nakakaramdam mismo na taga rito, na dati ay sagana kami sa anong klase ng tananim dito, pero kagaya ngayon, hindi na masyado bumunga ang mga suha. Nung bata pa kami, nung buhay pa yung mga grandmother, grandparents namin noon, talagang yung natural spring talaga ay meron. Pero ba't nag-umpisa yung operasyon ng Oceana Gold, natuyot ang mga yun. Instead na gagamitin ng mga kasamahan namin na magsasaka, wala na kasi talagang
Oh, kontaminado na yung ilog galing sa Dinauyan River. Kaya kahit irrigation talagang naaapektuhan na. Lalo-lalo na yung pang-araw-araw na kagamitan, yung inumin. Kaya halos dito sa Didipio, sa barangay namin, ay bumibili kami ng tubig. E samantala, paano yung mga hindi kayang bumili ng tubig? Kasi dito sa amin, sa barangay Didipio, ay nakikita namin na maraming violations ng Oceana Gold. At hindi lang kami na nagpansin, kundi yung Canadian Mining Watch na pumunta dito at nag-interview sa mga tao. Talagang ang agrikultura talaga dito ay bumagsak at mapapatunayan namin yan kasi karamihan sa amin ay mga farmers talaga na nagtatanim ng iba't ibang klaseng mga prutas. Yung mga tanim, mga bukid, wala ng irrigation. At talagang bumaba na yung crops ng mga nagtatanim na mga prutas. Kumpara noon na kahit wala pong abono, yung mga fertilizers, ay talagang malago ang apit, ang mga kinukuha nila. Talaga na nagpursige sila na kahit wala yung tao, eh nagdidemolish sila. Pinilit po nila na hinaras at inalis yung mga bahay nila. May mga demolition team na which is hired by the Oceana Gold na nakikita talaga, in actual, na nakita niya na malakas ang demolition noong that time. Dito sa Aglipay at saka sa Kabarugis, nararanasan na nila yung pagkawala ng mga freshwater resources. Isa yon. Bumababa na rin yung kanilang agricultural production area. Tapos hindi lang yung kasalukuyang henerasyon ngayon ang makakaranas niyan, kundi yung mga susunod pang henerasyon. Kasi sa ngayon, medyo may natitira pa rin silang mga supply sa loob at tuloy-tuloy pa rin kasi umaasa nga sila na ma-renew yung kanilang kontrata. Oh, nagsimula po yung barikada namin noong July 1, 2019. Oh, sapagkat sa expiration kasi ng FTAA nila ay yun ang inaantay namin para tuluyan na silang mapaalis dito sa Didipio. Kaya yun, talagang ang layunin namin dito ay tama na ang operasyon ng Oceana Gold. Huminto na sila at iwanan na nila ang barangay Didipio. Jantay, we barricade because we have seen that our land is being destroyed. Water is already the new water in the rice field at the same time, the drinking water. Nararamdaman namin talaga through dialogue and then conversation din sa kanila kasi kung minsan pumupunta kami sa munisipyo, sa probinsya, and then talagang sinasabi nila na kung ano man ang hangad ninyo o gusto ninyong mangyari ay ganun din sa amin. Kasi hindi namin po gusto na ang Nueva Vizcaya ay masisira kasi ang Nueva Vizcaya ay water haven. Ang suporta ng mga iba't ibang grupo, pati na rin mga religious group. Nagbibigay sila ng moral support sa kanila sa pamamagitan ng pagdalaw sa checkpoint at pagbibigay ng konting tulong sa kanila. Pangangailangan nila ng pagkain. Pero higit pa roon yung pagpapakita na hindi sana sila mawalan ng loob para ipagpatuloy yung kanilang ginagawa
bantayan na talagang hindi mag-operate yung Oceana Gold sa kadahilan ng expired na nga yung kanilang FTAA. Hanggat hindi po humihinto ang operasyon ng Oceana Gold, ay tuloy-tuloy namin ang pagbabarikada hanggat sila ay tuluyan ng umalis dito sa Didipio. Ang gusto kong manawagan sana sa iba't ibang grupo, hindi lang dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya, kundi lalo na rin sa buong lambak ng Cagayan, at kung pwede, yung mga gustong tumulong pa rin sa amin mula sa Metro Manila, na sana suportahan nyo yung pag-checkpoint ng mga taga-barangay Didipio para hindi na matuloy yung operation ng Oceana Gold. Tinanong namin sa mga taga-komunidad, ano ba yung pinaka-matinding impact na para sa kanila, sa tingin nila, ang nangyari dahil sa presence ng Oceana Gold. At alam nyo, ang binanggit nila, yung pagkakahati-hati ng pamilya, pagkakahati-hati ng komunidad. So, yun, napakasakit na pakinggan na noong una, nagkakaisa ang mga tao rito. Pero ngayon, nagkakawatak-watak na. The Oceana Gold said that there is development, but there is quarreling, neighbors against neighbor, sisters against sister, then it is very, 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 very bad to me. Sa naririnig namin na sinasabi sa amin ng mga kasi magkakaibigan, makakapatid, makakamag-anak din, paano na yung mga trabaho namin, paano na yung livelihood, ang dami na binibigay ng Oceana, yung SDMP, ganun. Pero sa amin lang, hindi naman sapat yung livelihood at saka yung mga SDMP kung lalong lumawak ang masisira sa kalikasan. Kung sakali na ma-renew yung FTAA, hindi lang 5 hektarya yung mawawala, no? Kundi mas marami pa. Baka yung 10,000 hectares na kanilang area ay tuluyan ng kanilang ma-explore at ma-operate. Another 25 years na ma-re-renew, baka lalong masisira ang kalikasan, at hindi lang dito sa Didipio, kung entire Biskaya na. At hindi lang Biskaya ang maapektuhan, kasi kahit sa downstream, yung dumadaloy na tubig, talaga maapektuhan yung mga agrikultura nila sa ibang lugar. We have to go in the neighboring barangays, in other barangays, so that we will inform what is happening here in the Didipio, so that they should not believe that Oceana is a responsible mining. Ako na nananawagan sa gobyerno na sana meron namang pang gobyerno para sa mga maliliit na tao na kagaya namin, lalong-lalo na yung mga nagsusulong ng agrikultura, kasi yung minahan hindi pang matagaran yan, panandalian lang yan hindi pwedeng maipamana sa mga susunod na henerasyon, ganun. Dito kami pinanganak, dito kami lumaki, talagang wala kaming nakikita na mas maganda pa dito sa amin. Kaya gusto namin na dito rin kami, dito rin lumaki ang mga anak namin, at dito sila naghanap buhay para sa kanilang kabubuhay. So. President Duterte, We have known your during your campaign period. You said you do not want mining in your Davao when you was a mayor. We hope that you are now a president of the Philippines. We are asking your help so that our land of the Philippines will not be destroyed.
this is responsible mining. They just believe what the Oceana Gold says. They do not care of the land. They do not care of the young generation. They think only themselves.